Pero meron naman tayong ibang solusyon na pwedeng gawin. And itinry ko na rin na umubra naman. Ito. So actually, pinagbabawal na remedyo, pinagbabawal na technique natin. So katulad nito, kung ang problema natin is yung sensor na maliit na yon, so palitan natin yung sensor kung wala pa tayong ma-order na ganito. Pero dito naman, may support naman si Daikin pagdating sa spare parts. So mabilis naman. So ang problema lang siguro yung iba, yung mga nasa like nasa mga probinsya na hindi kaagad kayo maka-order ng ganito. Ayan, good day mga ka-aircon tech, mga ka-technician. So dito ulit tayo. May ipapakita lang ako na video yung kay actually Daikin yung gagawin namin yun, yung nakasabit na yun. So short video lang naman yun. And sasamantalahin ko na rin, magti-thank you ako sa nagpadala nito sa atin. Yun. Oh. Okay. So, meron kaming love letter, ayun. Authorized Service Center na po kami nito. Ayan, si Prestige, si Crown, si Sakura. Ano to? Sanus, Alpine, and Empire. Ayan. So, sa mga nagtatanong pala sa atin, sa amin pala, ano daw yung, karamihan kasi tinatanong sa amin, ano daw yung magandang bilhin na aircon? So, actually, ang aircon kasi ngayon, pare-parehas na eh. So, parang minsan brand na lang, magkakatalo. So, ang tatandaan nyo lang pag bibili kayo ng aircon or ng appliances, siyempre, unang-una, meron bang ganito? Ayan. Authorized Service Center or Service Center na pwede kayong pagdalahan. Kung sakaling magkaroon ng problema or under warranty ang unit, so, importante may Service Center na malapit sa inyo. Ayun. And kung available pa ang spare parts. Ayun. So, sa aircon, sa mga nagtatanong, pwede namin i-recommend yung kasi may mga hawak kaming brand na kami ang service center katulad ni Colin, si Gree, si TCL, si Hanabishi, and si Everest yata wala pa kami. Wala pa kay Everest ulit ngayon. Renewal kami kay Everest. Ayan, so may mga support sila lalo na si Colin, and thank you pala sa taga Colin Philippines lalo na sa parts department yung Sir Erwin. Sir, ayun, si Sir Erwin. So, thank you po. And dun sa support nyo ng parts sa amin, sa support ng technical department. Ayan, so, thank you sa mga taga-Colin. Ayun. So, ayan, yung isang brand na pwede natin i-recommend, si Colin na brand pagdating sa aircon. Ayan, dahil yung support ng parts and medyo mura ang spare parts compared dun sa iba. And laging available ang spare parts. Okay? So, yung ibang brand naman, meron din naman mga service center like sila Daikin. Kaya lang, hindi kami AES ni Daikin. Authorized lang kami na magbenta. Doon, naka-sub-dealer kami. Ayun. So, hindi yata kami kinuhang yung service center dahil puno na Metro Manila. Okay? Ayun. Kailangan, ang hanap nila yung provincial. Sa mga provincial. Okay. Ayun. So, sa Mindoro, maglalagay ka na. Mindoro, pagka pwede na sa Mindoro. Si TCL yata, hindi ko nabanggit. Ayan, isa pa rin si TCL po. Matagal mo ng ano yan. So, matatagal na po kami dyan. Kay Gree is since parang 2012 pa, service center na kami. Ayan. And pag may nakikita pala kayo dito ng mga ginare-repair namin at nakikita natin yung napupunan natin na may problema or parang nabanggit natin na may mali sa design. So, hindi po namin intention na manira ha kung ano man yung brand dahil wala naman kaming pinipili yung brand. Yung purpose lang namin ay ma-aware yung mga technician na gumagawa, lalo na yung medyo, alam nyo na, nakakadisgrasya. Yun. So, karamihan kasi na pumupunta sa amin, parang mga technician din na yung iba na pagki-cleaning or ano. So, medyo hindi sila ganun. Eh, kami naman, medyo nahasa kami sa electronics. Kaya pagdating doon sa mga board, medyo nasusundan namin. Ayan. So, ang ginagawa namin, kung ano yung nalalaman namin dito,
nilalabas namin, sinishare namin. Sinishare namin doon sa mga group ng electronics and doon sa mga group ng mga air conditioning. Ayan, pero mayroong group yata na hindi ina-accept yung aming mga posts. So, okay lang po. Thank you. Thank you doon sa mga group and doon. Shout out doon sa mga admin ng mga group. Okay? So, ayan, umpisahan ko na. Shout out mo pala si Sir Purge sa Colin. Ay, si Sir Purge sa Colin. Ayan. Sir Juni. Okay, ito nang bumang. Sa service. Ayun. Okay. Thank you, Kamo. Sige, thank you po. Thank you sa taga Colin. Ayan. So, kahit pa paano, andun yung sir, support nila sa amin. Pagdating sa parts, pagdating sa technical, and ayun, sa service yata kulang. Hindi, okay lang kasi yung technician naman namin, hindi pa talaga naka-permanent sa amin ngayon. Ayun, tapos okay na. So ipapakita namin pala ito yung Daikin. Daikin ito. So ito, isi-share ko lang itong Daikin na ito. Okay, off ko muna. Ayan. So medyo sumakit kasi ang hulo ko dito kay Daikin na ito. Dahil tanggalin ko. Ang naging problema niya kasi nakalak. Ayan. So isi-share ko lang dahil baka yung problema kasi na lumabas dito, baka maisip niya na magpalit ng indoor board or magpalit ng outdoor board. So isi-share ko yung nakita kong problema. Ayan. So pag ini-on natin dito sa manual, ayan. So nabuhay siya, pero yung pan motor hindi niya napapaandar. Ayan, pero naka-on siya yung unit. Minanual on ko. Ayan. So hindi siya maandar. Ayaw mandar ng pan. Pero kung remote control ang ginamit namin, tulad nito, ayan, i-on ko sa remote ha, nakikita to. Yan. So ini-on ko sa remote control. Ayan o, oh, umandar ang pan. Pero sa manual, hindi siya umandar. Nag-on siya pero hindi umandar ang pan motor. Ayan. So ito, nilagyan ko siya ng ano. So umandar si pan. Ayan. Okay. So ang isang problema kasi nito, kaya isinier ko, katulad nito, so umandar na siya dahil ginamitan natin ng remote control. Pero ang temperature niya, nag-on lang ang compressor kung naka 18 degree ako. Yan. So pag itinaas ko ang temperature, namamatay si compressor. Ayun. So dito ako medyo parang tatlong araw ko siyang ino-observe kasi parang naging, ang tawag dito, intermittent. Hindi siya pare-parehas. Minsan, aandar siya. And minsan, ayaw. May time na ayaw, hindi siya mapaandar. Kahit remote control, ibaba ko ng 18, hindi niya mapaandar ang compressor. Ayan. So, yung problema na nakita ko. Teka, papatayin ko muna. Ayan. So, namamatay naman siya. Okay. So, pag binuhay ko ulit dito sa manual, yan, nabuhay siya, pero hindi maandar ang panmotor. Yun. And yung temp niya, maaring kapag nag-troubleshooting kayo, ini-on nyo, or kahit ini-on nyo sa remote, baka hindi nyo mapaandar yung si outdoor. Ito, sa outdoor natin. So, wag muna kayo mag-o-option na palitan, kasi baka maisip nyo outdoor kaagad ang problema. So ito ang problema niya. Ito, pakita natin. Bunutin ko muna. Ayan o. Tingnan nyo. Naka-on siya pero hindi maandar ang pan ha. Ayan. So napakasimple ng problema. Ida-direct to the point na natin. Ito o. Yun. Itong control na ito. Yan. So ilalap. Ito. Yan. Yung maliit na board na yan. Okay. So itong maliit na board na ito, nandito yung pinaka tack switch natin, yung sensor, ayan.
And yung indicator light. Okay, so upo ako doon sa lamesa, ha. So ayan, oh. Ito yung board na napakaliit pero pwede nyong pagdudahan na defective yung outdoor or indoor or yan, magkakaroon kayo ng kalituhan. So mapapansin nyo kasi dito, balikan natin nga yung unit. Ayan, so babalik ako dun sa unit, ha. So mapapansin nyo, isa yung sensor na napansin nyo dito. Ito lang. Ayan, yung tube sensor natin, ito. Yun. Yun yung nakasoksok dito. Pero yung room temperature sensor, wala siya dito. Hindi siya katulad nung common na aircon na ginagawa at napapakita natin. Meron siyang room temperature sensor. So, sa kanya, ito lang yung nakakabit. And, ayan, balik tayo doon ito sa lamesa. Ito. Yan. So, meron kasi ako dito isa yata. May board akong tinanggal. Ayan. So, may katulad akong isang board. Ito. Ito kasi nilinis ko na siya dahil kinain ng corrosion nga yung parang nagkaroon ng corrosion. So, ibababa ko na ilaw. Ha? Maliwanag. Ayan, ha. Yun. So, nagkaroon siya ng corrosion, kaya nilinis ko na siya. Ito. Yun. So, iba yata ang sakit na rin isa. So, mapapansin nyo yung maliit. Ito, kita. Yun, nasa dulo ng... Ito, parang malaki pa yata ang kuto. Yun, no. So, ang problema niya, ito, yung sensor. Sensor siya. Yan yung room temperature sensor, yung maliit na yun. So, nangyari sa kanya kasi, nagkaroon siya ng change value. So, hindi kaagad natin na-determine. Hindi ko kaagad na-determine dahil nung unang chineko siya, good siya. And nung nilinis ko, ayun, lumabas, nagkaroon siya ng change value. Ayan. Ito yun. So, ang value niya, teka, reference natin. Gamitan natin ng digital. Yan. Kita ang ating tester. Ohms. Ito. So, baka hindi nyo makita gaano. Yan, oh. 100. Ayan, 187K ang lumabas. Pero ang normal niya na tamang value, ito. So, i-reference lang natin ito para makita niyo yung value niya. Yun. Nasa 9.6. Yun. So, nagbabago-bago siya dahil doon sa temperatura natin. Ayun, oh, yun yung sensor niya. Kaya pag nakita niya na parang may corrosion dito, ha, baka hanapin niyo yung sensor, ito yan. Yun, yung maliit na yon. Kaya RTH yung nakapangalan. Yan, oh. RTH. Yun. So, ito yung pinaka-room temperature sensor niya. Ito. So, napakaliit. Ayan. So, ito kasi, kinuha ko lang ito doon sa isang unit, pero ibabalik ko rin, inireference ko lang. So, ito, kailangan nating mag-order. Pero, meron naman tayong ibang solusyon na pwedeng gawin. And, itinry ko na rin na umubra naman. Ito. So, actually, pinagbabawal na remedyo, pinagbabawal na technique natin. So, katulad nito, kung ang problema natin is yung sensor, na maliit na yon, so, palitan natin yung sensor. Kung wala pa tayong ma-order na ganito. Pero dito naman, may support naman si Daikin pagdating sa spare parts. So, mabilis naman. So, ang problema lang siguro, yung iba, yung mga nasa, like, nasa mga probinsya na hindi kaagad kayo maka-order ng ganito. And, ang problema nyo, yung isang maliit na sensor lang na ito, katulad nito, kinaskas ko na siya, pero
ito change value na yung ating sensor. So ayan, may mga sensor ako dito. Galing ko muna. Yun. Ayan. Kumuha ko ng isang sensor. So, ito naman pwedeng palitan and pwede naman tayo mag-request ng bago. Pero ipapakita ko lang sa inyo na pwede naman nating gawin. So, tanggalin natin yung sensor na nakakabit. Ito. Yun. So, makikita nyo, napakaliit to. Parang kuto lang talaga siya. Pero ito yung pinaka-room temp sensor niya. Yun. So, tinanggal ko na siya. Yan. And, pwede nyong itry yung ganitong sensor, yung room temp sensor na ganito. Actually, kinuha ko lang ito pang window type yata ito. So, parehas naman siya ng value. Yan. So, itry natin para may pakita ko lang sa inyo. Pero, kung may option kayo na pwede nyo namang palitan ng bago, palitan nyo ng bago ha. Ayan. So, papakita ko lang sa inyo na pwede naman tayong gumamit nito. Ayan. Actually, pinagbabawal na technique ito. Yung okay, so tinanggal ko siya. Ito yan eh, yung pin na ito, umikot lang siya doon. Dito ko tinanggal yung sensor and umikot siya papunta doon sa pangalawang paa. Yun. So itong dalawang paa na ito. Yan. So dito yun nakakonect yung pinaka-sensor natin. Okay, so ikakabit ko lang siya and iti-testing natin sa unit. Okay. Ayan. So ito yung kinabit ko na sensor. So hindi ko na ginamit yung maliit, tinanggal ko na dahil change value siya. So ito yung gagamitin ko ngayon. And itatry natin kung garantisabog na. Ayan, babalik ako doon sa unit. So ayan, itry natin. Kakabit ko lang. Tanggalin ko muna. Yan. Okay. Yan. Tingnan natin kung aandar na siya. Ayan, so umandar na yung unit natin. Ayan. So, antayin ko na lang mag-run ang compressor. Ayan. So, nabubuhay na siya. And dito, kanina kasi, kapag binuhay natin siya dito, hindi umaandar yung pan. Ayan. Dahil lang dun sa nagkaroon ng corrosion. And sira yung pinaka-room temp sensor niya. So, nagkaroon ng change value. Ito yung tinanggal natin dito. So, then, kinabitan natin siya ng, ayan, ganitong klaseng sensor. Kinuha namin doon sa window type ang gumamit nito pero same naman siya ng value. Ayan. So, ito pwede nyo lang gawing option kung wala kayong board na ganito or wala kayong mabili pa kaagad. So, pansamantala or pwede namang pangmatagalan. Pansamantagalan eh, no? So, pwede nyo gawing option. Pero kung may option kayo na pwede kayo magpalit ng bago nito, palitan nyo na lang ng bago para ayan, so iwas abirya din and sure kayo na bago yung nakakabit. Ayan, and kung walang budget or malayo dun sa lugar, wala kayong mabilhan. So, ayan, pwede nyong i-option na ganito. Doon lang yun sa dalawang pin na ito. Susundan nyo lang yung kinalas natin na dalawang paa ng pinaka-sensor. So, ayun, doon ko na siya itinap sa taas.
Yun. So, umandar na siya. Ayan. So, umaandar na yung unit natin. Ayan. Umaandar na. Ito. Ayan. So, umandar na din yung ating outdoor unit. Ayan. Umandar na yung pan. Yun. Okay. Ililipad na. Malamig na rin yung tubo niya. Kasi kinargahan ko na rin ito ng Prion. Ayan. And binobserve ko nga nung nakarang araw, parang 3 days na minonitor ko siya. So, ang problema, hindi ko rin kagad siya na-determine na nag-intermittent dito. Dahil may time na umaandar siya eh. Umaandar siya ng dire-diretso. Tapos, may time na hindi mo siya mabuhay. Ayun. So, doon pala siya nagloko sa pinaka-control na yun. Ayan. So, okay na. Kasi sinare ko ito dahil baka hindi nyo mai-on yung outdoor o hindi nyo mai-on ang indoor dahil may problema siya dito. So, maaaring i-option nyo na magpalit ka ng board. So, silipin nyo na rin muna ito. Ayan. Katulad dito pinakita natin. And meron naman kayong pwedeng gawing test run dito. Ayan. Kung may problema ka dito sa control board na ito and napipindot mo naman siya, ko muna. Yun. Bunutin ko sa saksak ha. So, ito yung service switch natin. Pwede nyo siyang i-switch ng parang test run natin kung aandar talaga si Pan. I-push nyo ito ng actually para mga 6 seconds lang yata. Ayan. Ipipress hold nyo yung pinaka-button na ito. Ayan, yung service switch. Tulad itong gagawin ko. Ayan, no. Ipipress ko siya. Long press natin. Hanggang mag-on siya. Yun. So, pag nag-on siya, katulad nyan, yun, no. So, makikita nyo na siya. And, aandar yung pan niya. Yun. Pero naka-test run siya ha. Yun. Umandar yung ating pan ng diretso kaagad. Okay. So ilulong press nyo para mga 6 seconds na naka-long press. And pag ginalaw nyo siya sa remote, magbabago na siya. Okay, so i-off natin. Okay, so bunutin natin sa saksak. Ayan, kasi kadalasan kasi yung mga ganito na problema, lalo na yung nagkakaroon ng intermittent, or hindi kaagad siya lumalabas yung problema, kahit ihanapin nyo yung error dito sa remote control, hindi siya lumalabas. Wala kayong makukuhang error. Kaya magkaka-problema kayo, kaya maaaring mag-option kayo magpalit ng indoor or outdoor board. Ayan. So, pinakamadali niyan, silipin nyo kaagad dito. Pag nakita nyo katulad niya na kinutkot nyo para may corrosion, and i-check nyo yung pinaka-sensor na ito. So baka mamaya magtaka kayo, lalo na yung mga baguhan na nag-check ng ganitong unit, pakita ko yung isang buo ulit para ma-review tayo. Ayan, so ganito siya ha. Yun, ito yung pinaka-sensor. Inulit ko lang ulit. Baka magtaka kayo kasi ang focus nyo nandito sa isang sensor. So ito yung tube sensor niya. Pero yung room temp sensor o yung pinaka-thermostat natin, ayun, yung maliit na yun na parang kuto. So, ang ginawa ko, pinalit ko ito. Yun. So, ginamitan ko siya ng malaking sensor. Ayan. So, na-test ko na naman ito. Nasubukan ko na rin. Pwede siyang gamitin. Ayan. So, sa mga wala lang option ha, at walang ganitong klaseng board. So, ito papa-orderan namin sa Monday.
ng para talaga dito. Papalitan namin din ang original. Pero pwedeng gamitin ito. So, mga walang option na pamalit. Ayan. So, may option naman kami dahil mabilis naman kami nakakabili ng spare parts. Kaya, papalitan na lang namin ng katulad dito. Ayan. So, ito, hiniram ko lang ito doon sa isang unit para lang ma-demo sa inyo. Ayan. Okay na. So, ayos na tayo dito. Okay.